natin yung mga kabataan. Sino ang dating first lady, Marcos? Sino ba ang nag-propose ng LRT na yan? Ang dating first lady, Imelda Romualdez Marcos. Noong time na pumisita siya sa Austria, nag-offer ang princess ng Austria, government ng Austria, kung anong may tutulong nila sa Pilipinas. Ang hiningi niya, isa, ang train, kasi wala tayo niyan. Siya ang nag-modern niya. So, nag-project na. Ano nangyari? Ano nangyari? Pinenta lang. Pinanchise na nila. Sino bang nagpursige niya para gumanda tayo? Ang dating first lady. Galit na galit sila sa dating first lady. Kasi napakarami meron na sapatos. Pero bigay naman yun lahat. Di ba, tatay? Kahit na sabihin mong bigay o kahit na sabihin mong binili. Binili niya. Eh, nakaka-afford siya eh. Oo, oh, mayaman. Unang naman. Unang-una, mayaman siya eh. Pangalawa, first lady siya eh. Di ba? Papayag ba tayo ng first lady natin? Nakachinelas lang? Oo. Bibisita sa ibang bansa? Oh. Dapat maging proud ka. Oo. Tama. Nire-represent mo yung bansa mo eh. At saka first lady yan eh. First lady yan eh. Oh. Yan, hanggang ngayon nakikita pa rin natin. Ah, ibig sabihin itong Palacio del Gobernador? Sino ba nag-propose ng project na yan? Ang dating Ferdinand Marcos. Ah, gano'n. Grabe ba? At saka ngayon, miss mo yung ginawa. Itong Palacio del Gobernador po ay ang nagawa po lang pala nito ay si Ferdinand Marcos. Ground zero yan eh. Pero ngayon, mismo taga... Dahil itong nangyayari kay Bongbong Marcos, nililitis itong first division, hanggang ngayon ay binitin din pa rin. Sa anong dahilan? Bakit sa dinami-dami ng mga kandidato sa buong Pilipinas, nakatutok tayo kay Marcos? Tama. Sa anong dahilan? Tama. Okay, susundan natin yung dahilan na yan. Dahil sa korupsyon, dahil sa mga tax evasion. Bakit hindi natin mapuntirya ang iba? Na nangurakot din sa kaban ng gobyerno. Oo. Na nagnakaw din sa kaban ng gobyerno. Sa anong dahilan na nalalagyan tayo? Na saan yung sabing fair governance, good governance? Oo. Wala. Since nakabinbin naman sa COMELEC, bakit hindi natin haya ang mag-desisyon ng COMELEC? Kung may respeto tayo. Diba? Okay, kung ayaw natin sa isang kandidato, simple ang dahilan niya, huwag nating iputok. Tama. Ibig sabihin ang Bakit pinipilit talaga natin ang taong bayan na bumuto sa mga tao? Oo. Diba? Na ayaw naman naman. Pero sa tingin mo po, kuya, posibilidad ba na may mauungkat ang mga Marcoses sa mga katiwalian ng mga dilawan noon? Pati nga umano'y CIA ng Amerika ay nangingialam daw, marami nagsasabi po. Marami. Sa tingin niyo, kuya? Sa tingin ko, regarding sa kakakaling kung ano man yung naging ng mga nakalang administrasyon, sa opinion ko, hindi na siguro dapat kung sino man ang manalo sa kandidato natin, isa lang, mag-focus siya kung paano umunlad ang Pilipinas. Oo, tama. Hayaan na, kumbaga, kalimutan na yung panahon. Oo, aral na yun, aral. Oo, kumbaga aral na talaga. Aral na yun. Madala na tayo. Oo. Dapat mag-move on tayo pare-pareho. Yes, totoo, tama. Diba? Kasi kahit sabihin mong sino man ang manalo, kahit hindi siya deserving, manalo siya, kung lulubog niya rin ang Pilipinas, wala siyang kumita. Ito daw sir, ito na pinag-nawasan ko kung 1963, World War 3, June 3 daw. June 3, 1963, nawasan ko ng ito. Nawasan niya. Tapos na World War 2, nawasan ko rin yan. After World War 2, sino ba lang yung presidente natin? Ferdinand Marcos. Ilang center ba ang ginawa ng dating first lady? Hindi lang cultural center, hindi lang health center, lung center, heart center,
paralan ng hospital. Ilang state university ba ang ginawa nila? Napakarami. Ako, galang ko Mindanao. Ilang state university ang ginawa nila? Kahit ang Mindanao meron, ang Mindanao State University. Na hanggang ngayon napapakinabangan. Saan bakit hindi natin sir masuklian ang ginawa ng dating presidente? Tama. Pito. Ilang presidente na pagkatapos niya? Pito yata. No? Pito? Oo, oh, pito. Ay, di. Ayun. Eh, Gloria, Irap, Puri, Pito. Anim. Pito. 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 Bakit hindi tayo makamubon sa pito na yan? Nakatutok pa rin tayo kay Marcos. Diba? Anong dahilan? Di, at saka, bakit ngayon lang nila dinidin sa Marcos? Kasi gusto ng iba hanggat ang kayamanan ng Marcos. Opinyon ko lang ha. Kasi gusto nila magkaroon din sila ng porsyento sa kayamanan ng Marcos. Ayun ang mali. Yun ang mali. Ang kasalanan ng ama, hindi dapat isyonar ng anak. Kasi kung project na kapasiyan natin sa mga ginawa ng presidente, hindi nila matatapatan. Wala talaga. Ang ginawa ng dating president, Marcos. Yun nga sir, may nagsabi dito, isa lang ang dahilan dyan, boss, kaya di sila makapukul. Kasi hindi nila mapantayan. Ito yan. Tama nga sabi nila, tama sabi ni Marcos, ito yung good right na kumbaga kung may nagawa kang maganda, saan mo talaga may maninira sa'yo? Oo, siyempre. Ganun talaga. Kasi pag wala kang nagawang maganda eh. Wala talaga. Hindi ka talaga mapapansin. Napakaganda lang proseso ni Marco. Ilan taon na po kayo dito? Ayun, matagal na po. Ngayon, regarding naman sa declaration ng martial law, wag din natin isisi kay Marcos. Kasi hindi siya mag-isa gumawa niyan. Ang dapat natin sisihin ang mga legislator natin. Mga mambabata. Hindi naman siya, kahit presidente siya mismo mag-martial law tayo. Kasi sila ang gumawa ng batas na yan eh. Si Marcos lang ang nagdeklara. Pero inaproban ng Kongreso yan. Inaproban ng Senado yan. Ngayon, bakit mo isisisi kay Marcos lahat? John. Kung maninisi ka rin lang, isisiyan mo lahat. Hindi lang si Marcos. Bakit hanggang ngayon ba? Sinisisi pa rin si Marcos. Yan nga, sabi sa isang na interview namin, ang masakit lang daw dahil patay na si Marcos, hanggang ngayon sinisiraan pa din. Sinisiraan. Yung mga Marcos loyalist talaga nasasaktan. Hindi pa rin sila makamubol. Oo. Ito kuya, nanood ka ba ng debate doon sa interview ni Boy Abunda? Kanino? Kay Bongbong Marcos. Oo. At saka sa DZR8. Ano masasabi natin doon sa mga na-interview doon? Isang masagot ni Bongbong Marcos? Napakaganda. Sa lahat ng presidente na nandun na interview niya, kuya, sino mas may magandang nasagot talaga? Ay, Bongbong Marcos. Kahit ang tumatakbong presidente ngayon sa katawan ni Isko Moreno, hinangaan niya nga ang dating presidente. Iniidolo niya. Oo. Siya na mismo nagsabi niya. Oo.
ngayon, bakit hindi matanggap na ibang Pilipino? Oo. Diba? Paano tayo ulat? Napakarami ng proyekto ng dating presidente. Napakarami ng infrastructure ng pinagawa. Na hanggang ngayon, napapakinabangan natin. Oo. Hindi lang napapakinabangan ng Luzon, ng Visayas, ng buong Pilipinas na napapakinabangan. At saka hanggang sa mga bagong generasyon, magpapakinabangan talaga. Ngayon, kung ano man yung naging mali nila, siguro parte na lang ng kakaisayan ng Pilipinas. Tama. Oh. Mag-move on tayo pare-pareho. Oo. Oh. Kaya hindi umulad yung Pilipinas eh, dahil sa mga yan eh. Hindi makaka-move on. Palagi balik ng balik sa issue. So paano kasi unlad? Pabalik ng pabalik sa issue. Oo, hindi talaga unlad tayo. Sa tingin mo sir, best standing ba itong Marcos at Duterte? Ay, 2 thumbs up ako dyan. Wow. 2 thumbs up ako dyan. Bakit kaya sir? Konting opinion naman. Konting opinion. Kasi pareho sila. Meron silang aim para sa ikaulad ng Pilipinas. Tama. Meron. Oo. Tulad na lang ng tumatakbong vice presidente natin. Ngayon pa lang, pinoprogram niya na yung minsang sinabi na pinopropose niya na ang mga kabataan 18 years old pataas isasabak, ipapasok reservist. Oh, reservist sa armed forces. Napakaganda. Napakaganda. Oh. So dati po, meron na talaga rin yan. Dati. Dati, hindi ko lang totally matandaan. Pero maganda, sangayon kayo, sir. Sangayon ako dyan. Napakaganda. Kasi unang-una, mawawala ang mga pakalat-kalat na out of school yun. Tama. Pwedeng paaralin ng gobyerno, kuhain. Pag may kapasidad, may kakayanan, mag-service sa ang process. Huwag lang sana magkaroon ng discrimination. Oo. Oh, yun lang ba? Totoo yun. Kahit sabihin mong mababa ang pinag-aralan niya, kung may determinasyon ng isang bata, may kapasidad, may credibility para manilbihan sa ang process, hindi ka lang magkakataon. Tama. Marami nga dyan eh. Hindi naman sa nila lahat ko. Mga tapos ng pinag-aralan, pero mga walang respeto sa kapwa. Oo. Tama. Tama yun. Tama talaga yun. Kasi noong mga panahon natin noon, ako man abutan ko yung kuya. Sit-sit pa lang o dilat ng mata ng magulang. Talagang... Nawawala na yung kasabihang sumunod ka muna bago ka sumuhay. Yun. Isa lang talaga, respeto lang talaga sa kapwa. Ito kuya, may tanong po sa'yo, tatay. Bakit kontra ka pag CCC? Ayan, ano to? Sinisisi yun ni tatay sa pangit na...